Plasin natin. Ang palatuntunan sa radyo, natutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunan dapat ibahagi. Magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acetic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa Indunga Boss na Makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maaari po kayo magpadala ng inyong text message sa 0915-258-4091 o maaari rin po kayong magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com kung may nais po kayong ibahaging impormasyon sa amin o nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. At syempre, pakibisita na lang po ang aking mga social media pages. Yan, hanapin nyo lang po ang BDT Radio Productions ating YouTube account at syempre sa ating Himpilan na Katipunan Channel. At kayo po ay nanonood po sa pamagitan ng ating social media account na Katipunan Channel sa ating pong FB page at YouTube account. So kung madali nyo pong makita yan, Partido KDP o Katipunan Channel. At syempre magandang araw po sa lahat po ng ating mga kababayan na kung ano man po ang inyong ginagawa at saan man po kayo naroroon, halina kayo, samahan ninyo ako sa loob ng isang oras upang matuklasan ang mga dapat nating malaman. Isa na rito yung usapan po. Nako, usong-uso to. Lagi ko itong nakikita sa mga social media pages. Ano? At hindi lang sa mismo sa Facebook nakikita natin yung mga pictures at videos about mushroom. Well, yan ngayon ang ating tatalakayin. At ano nga ba ang benepisyo ng mushroom? At dahil dyan ay makakapanayam po natin ang Associate Professor ng Department of Biological Sciences ng College of Science ng Central Luzon State University. Siya po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Biology sa Central Luzon State University at nakapagtapos po ng Master's Degree ng Science in Biology sa De La Salle University, Manila. Nako, isa rin po siyang Doctor of Philosophy in Biology ng De La Salle University, Manila. At nako, alam niyo po ba, siya ay isang Fulbright Research Fellow ng U.S. Department of Agriculture sa Illinois, USA.
At nako, binatrabaho niya ang functional lipids ng Philippine mushroom. Mukhang exciting ang hapon natin ngayon. Hindi ko napatatagalin, pagbabatiin na natin, walang iba, kundi si Professor Milton, Rich Milton R. Dulay. Magandang hapon po sa inyo, Professor Dulay. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. So, magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa ating programa ngayong hapon. So, magandang hapon po sa ating lahat. Mm-hmm. Mukhang medyo mahina ang dating ng ating microphone, no? At pakitignan lang po, medyo itaas lang po natin ang volume. But medyo kung ano man, lakasan na lang natin ng konti yung boses dahil medyo mahina po yung dating niya. Alam niyo po, ang ating pong panauhin po ngayon ay nako, nasa malayo pong lugar. Medyo may problema lang ng konti sa internet, pero ganun pa man, pinipilit ni Professor Dulay na maihatid ang impormasyon kaugnay dito sa mushroom, no? So, Professor, siguro magandang ikwento mo sa amin, bakit ba sa lahat ng klase ng, ang mushroom ba halaman? Paano ba siya kinakategorya? Hindi naman ito prutas, diba? Ito ay isang halaman. Tama ba ako, Professor Rich? Ang mushroom po ay isang klase ng mikrobyo na may hahanay natin sa mga may benepisyong mikrobyo, no? So ito po ay may hanay natin sa mga grupo ng mga amag o yung tinatawag natin mga fungi, no? So ang mushroom po ay isang ituturing nating isang klase ng gulay dahil kailangan nating i-provide yung kanyang tamang cultural management para po ito ay tumubo, no? So kung pupunta ka rin po sa supermarket, ito ay naihahanay natin sa hanay ng mga gulay. So, considered din siyang vegetable po talaga. At bilang isang organismo, ito po ay isang klase ng amag or fungi. Yes, ma'am. So, yan po yung ating may bibigay na information patungkol sa kabuti. And syempre, kapag mga kabuti na to, yung mga mushrooms na ito, merong mga edible at may mga poisonous. So, kaya careful din tayo. Hindi tayo basta-basta kumbaga mangongolekta ng mushroom sa labas. So, kailangan tingnan natin, kilalanin din natin dapat yung mushroom. Dapat yung kinakain nating mushrooms ay kilala natin, no? So, kaya ngayon po, marami na ngayon nagpapatubo ng mga kabuti. At isa sa strategy na ginagawa o ginagamit ng mga entrepreneur ay never eat mushroom or do not eat mushroom from wild. So, kumain ka lang ng mga cultured mushroom para at least safe tayo, no? So, kumbaga, hindi siya, sigurado tayo na edible or sigurado tayo na hindi nakakalason yung kakainin natin. So, marami po at iba-ibang klase po ang kabuti na meron tayo sa Pilipinas. At yan po ang aking aming pinag-aaralan dito sa Mushroom Center for Tropical Mushroom Research and Development. Mabuti na lang sinabi mo, Prof. Dulay, na dapat kinakailangan kainin yung mga mushroom mula sa wild at dapat yung cultured mushroom kasi yun ang hindi nakakalason, di ba? Kasi akala... May mga report. Yes, ma'am. May mga report din po kasi na yung food poisoning dahil kumain po ng mushroom. So may mga ganyan pong nangyayari dahil kumbaga hindi po nila kabisado yung mushroom. So dapat na cultured mushroom lang yung kakainin. At syempre excited din po tayo kapag kunyari yung mga mushrooms na nakuha ng mga mushroom grower or mga mushroom farmer ay medyo yung may kakaibang pakiramdam, yung tinatawag natin mga psychedelic mushrooms. No? So kumbaga napapabago niya yung pananaw. So sa ibang bansa ito po ay ginagamit na yung mga sinosaybe, pero dito sa Pilipinas ay hindi pa natin kumbaga lubos na ginagamit itong mga klaseng kabuti na ito. Pero sa ibang bansa talagang they use talaga for this purpose. Yan po. Mm-hmm. Curious lang ako, Prof. Dulay, kung kailan ba natutunan kainin itong mushroom na to? Kasi dito yung usual na gulay, 'di ba? Kakaiba siya. Kumbaga
kumbaga parang kailan ba to tinagurian na o itong klase, itong cultured mushroom na to ay pwede natin kainin? Kailan pa nagsimula yan? Yeah, sana po kung titingnan natin yung history talaga, ancient times pa lang po kinakain na talaga ang mushroom. However, dito sa Pilipinas, na-introduce lamang po ang pagpapatubo ng kabute noong 1950. So noong 1950, and ang pinaka-ano po nito, ang pinaka-kumbaga na-introduce na lahi ng kabute ay yung tinatawag nating Bulbariella bulbacea sa scientificong pangalan. No? Sa scientific name, Bulbariella bulbacea po ito. Pero kung tatanungin natin yung mga kumbaga farmer, ito po ay tinatawag nilang kabuting dayami. Kapag nakita siya sa dayami, kabuting saging naman kapag nakita sa saging. Pero technically, ito po ay Bulbariella bulbacea. Siyempre, sa mga Pinoy, mahilig po tayo magpangalan kung saan natin nakitang tumubo. Okay, kabuting punso, kabuting ebak ng kalabaw, kabuting dayami, kung saan saan tumutubo. Siyempre po, ang mushroom po tumutubo kung saan saan basta merong lignocellulosic residue, yung mga plant-based. Like kunyari, ito yung dahon ng saging, sa mga puno na patay, so even sa soil, pwede rin po siya sa mga damuhan. So iba-iba po, basta meron pong, kumbaga, yung part na yon ay merong nutritious substrate, yung tinatawag natin, yung pinaka-pagkain ng kabute. So kasi po, ang pagkain ng kabute, pag kumakain siya, it's more on absorption. So absorption po yung pagkain niya or mode of nutrition niya. So whatever available dun sa kanyang substrate, ito po ay kanyang kumbaga inaabsorb yung sustansya or yung nutrients from the substrate. So yun po ang kumbaga mai-share ko about dun sa cultivation. Pero sa ngayon po, ang dami na ngayon nagpapatubo dahil siyempre kami po sa Mushroom Center, ang pangarap po talaga namin na maipalaganap yung technology ng pagkakabute sa Pilipinas at nakita na namin kumbaga yung impact, no? Ang dami, kahit nga po dyan sa Maynila, ang dami ngayon nagpapatubo ng mga cultured mushrooms. Ito yung mga oyster mushrooms. So, ang dami na po. Siyempre, dito po sa tulong po ng CLSU, meron po kasi kaming mga schedule ng training na ginagawa kung saan iba't ibang lugar po pumupunta, dumadayo po sa Central Luzon State University para magkaroon or ma-experience yung technology ng pagkakabuti, and that is through our intensive training on mushroom cultivation po. So kahit yung medyo mga bata pa, so talagang nagkakabuti na sila kasi nakita nila yung demand sa market. And syempre, aside from fresh, no, so itong mga entrepreneur po na ito, nag-introduce na rin po sila ng mga different mushroom-based food products tulad po ng mushroom chips, mushroom tempura, and among other mushroom-based food products. Nako, alam mo, pag-iisipin mo, no, syempre, iniisip ko lang kanina kung nasa Department of Biological Sciences ka. Paano ka nagkaroon ng interest dito sa mushroom na to, Professor Gulay? Yes. Sa department po kasi namin, one of the ang isa pong talagang laboratory na tinututukan namin is on the mushroom production. So yung meron po tayo kasi under po ng biology is the mycology subject, no? So yung subject po na mycology. So sa mycology po, ang pinaka main focus ng mycology subject natin is on mushroom. Kasi po, kumbaga, nandito yung mga expert, no? Si Dr. Reyes po, Renato G. Reyes, siya po kasi yung nag-introduce ng mushroom cultivation dito sa Central Luzon State University. And of course, tinignan naman natin yung biological aspect nito. So pag sinabi biological aspect, paano yung kanyang life cycle, paano ba yung physiological processes ng mushroom, paano ba patubuin. Kumbaga, this is the part of being biological. Kumbaga, yung biological aspect po ng mushroom. Yun yung pinag-aralan natin. And aside from that, part din po ng department namin, meron tayo yung tinatawag nating evaluation of the functional activity. Ito yung antioxidant, antibacterial, anti-diabetic, anti-cholesterolemic, anti-hypertension activity. So ginagawa rin po natin yan. So isang aspeto rin po yan na inaaral natin yung biological properties.
or functional activities ng mga mushrooms na ito. So yun po yung pinaka-focus na ginagawa natin sa Department of Biological Sciences na kung saan nakaangkla dito yung isang laboratory, affiliate laboratory niya, yung Mushroom Center po, ma'am. Mm-hmm. Professor, gusto ko lang malaman kung ano ba ang pakinabang natin dito bukod sa pwede nating kainin itong mushroom na to. Yeah, that's a very good question, ma'am. So yun, ma'am, kasi meron po kaming Tuklas Lunas project. This is actually funded by DOST, Department of Science and Technology, yung PCHRD po. Meron po kaming project on the domestication. Una is optimization study and domestication study ng mga mushrooms na ito. So kung saan magkocollect kami ng mga Philippine mushrooms from wild. So focus po muna namin for the first phase is in Central Luzon, no? So nagko-collect ma'am kami ng mga mushrooms na ito, and therefore, after ma-collect, ino-optimize namin. So pinapatubo namin yung mga mushroom na ito para magkaroon kami ng enough sample. So kapag meron na kami enough sample for analysis, sinasubject natin ito sa different assays, no? Tinitingnan natin yung kanyang nutritional profiling. Okay, like for instance, ano ba yung mga beneficyong may bibigay ng mushrooms? Like, mayaman ba ito sa carbohydrates? Mayaman ba ito sa proteins? Sa fats, sa fiber, etc. No? So aside from that, meron ba siyang amino acids? No? Tinitingnan natin yung kanyang chemical composition profile ng mga mushrooms na ito. And then after that, titingnan naman natin yung kanyang functional activity, no? So after nating ma-extract yung mushroom, isinasubject natin ito sa different enzyme-based assay. Una, sa anti-diabetic, yung tinatawag nating alpha amylase and alpha glucosidase activity. Pangalawa, yung anti-hypertensive activity, anti-pain, no? Anti-inflammatory activity. And then meron din po tayong set up kasi for the anti-cancer activity, so Central Luzon State University. So nakita natin itong mga mushrooms na ito may mga ganitong properties. So aside from being food, pwede na po siyang i-develop as functional food products, no? So hindi lang siya nutritious, kundi meron din po siyang mga benepisyo o health benefits na naibibigay tulad ng mga anti-diabetic, tulad po ng mga nabanggit po nating mga functional properties, no? So meron po tayong actually na-isolate na bagong kabuti ngayon. I mean, na-isolate, ibig sabihin nakuha from wild, na pinag-aralan po natin yung kanyang anti-cancer activity, no? So fortunately, nakita natin yung isang klase ng kabuti yung tinatawag na Gymnopoulos porphyrius squamulosus ay mas matindi pa sa Ganoderma lucidum. Alam niyo po ba yung Ganoderma lucidum? Yung Ganoderma lucidum po ay yung pinaka, kumbaga, considered as wonder mushroom sa US. So kinumpare ko po yung properties ng Ganoderma lucidum with that Gymnopoulos porphyrius squamulosus, na nakita natin na mas matindi pa yung kanyang anti-cancer activity against nine na cell lines ng leukemia. I mean, cancer cells, blood cancer cells, no? So nakita natin meron talaga siyang potential for anti-cancer activity. So aside from that, meron tayo yung Odimensiella, yung kabuting Odimensiella canarii. Meron din po siyang anti-cancer activity at kumbaga ito yung ginagawa, tinututukan natin ngayon sa ngayon para talagang kumbaga makumpleto yung detalye patungkol sa kanyang cytotoxic activity or tinatawag nating anti-cancer activity. Mm-hmm. So ibig sabihin, ang laki pa lang ano, kumbaga isa tong breakthrough sa ating bansa kapag naging matagumpay ang pagsasaliksik ninyo, ang kumbaga ang pag-aaral ninyo dito sa mushroom. Pero please take note sa lahat ng ating mga nanonood ngayon. Sabi nga, kung kanina sinasabi niya na hindi pwedeng kumain ka basta-basta ng mushroom from wild at kailangan cultured. Pagdating naman sa paggawa ng mga functional food, o sabihin natin na pwedeng pang ano, makakabuti para sa ating katawan, eh syempre may kanya-kanya rin klase o uri ng mushroom ito. At binanggit mo nga yun kanina, di ba? So kailan nagsimula itong iyong pag-aaral at paano ano, I'm sure meron tong ano, tawag dito, duration kung hanggang kailan yung ano, pag-aaral kinakailangan for, let's say, for 2 years kinakailangan matapos mo na yan. May ganun ba, Professor Dulay?
Yeah, actually po yung sa kanyang development, no, kapag mag-develop ka po talaga ng mga functional food, no, medyo matagal po ito kasi kailangan natin talaga na matuto ay masusing pag-aral pa tungkol dito. So actually po meron po kami yung aking yung amin po pinag-aralan na Lentinus tigrinus, so isang klase ng kabuti. No, actually ito po ay part ng aking master's degree sa De La Salle University at itinuloy ko po sa aking PhD, no. So sa ngayon po meron na po kaming kumbaga na develop na mushroom based functional food. Ito po yung tinatawag nating Lentinus tigrinus. No, isang klase po ito ng kabuti na Philippine wild mushrooms, no. Hindi po ito introduced. So meron po tayong ganitong lahi ng kabuti. Ito po yung nakuha natin sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. So meron na po tayong kumbaga na develop. Sa ngayon po ay sabi po kasi ng DOST kailangan makuha natin yung 50% activity, no, ng anti-diabetic activity. No, yung alpha amylase glucose, alpha glucosidase and alpha amylase activity. So kailangan natin makuha yung 50% activity. So meron na po tayong mushroom chips from this type of mushroom. So we can consider this mushroom as functional food kasi nga po aside from the nutritional properties, meron din po siyang mga anti-diabetic potential or anti-diabetic activity. So medyo matagal po yung pag-aaral patungkol dito lalo na kapag drug track yung ating pupuntahan, pero sa amin po kasi functional food lang po, so medyo kailangan po ng konting panahon po bago namin ilabas yung aming mushroom chips. Pero po sana po maaprubahan po ulit yung aming phase 2 ng project para maituloy po namin yung reformulation of this product. And of course, papasok na po after that. After po nan, siyempre siguro papayagan na po kami for pre-com or for talagang pre-commercialization ng product na ito. Nako, kinakailangan pala talaga, no, maaprubahan yung phase 2 para magtuloy-tuloy. Kasi kung hindi, mabibitin. Diba? Mabibitin. Pero may mga texters lang tayo na nagtatanong, mahirap daw bang magtanim at mag-alaga ng mushroom? At pwede ba yan sa backyard o sa farmland para sa mga gustong mag-try o gawing negosyo yan? Yes. Ang advice ko lang po sa mga texter natin, no? Kailangan po talaga magkaroon tayo ng formal training. Hindi lang po yung natutunan natin sa YouTube, no? So mas maganda po magkaroon tayo ng formal training. And sa Mushroom Center po, sa Celestio Mushroom Center, ay nag-provide po tayo ng training assistance patungkol sa pagpapatubo ng kabuti. And dito po, kung sa tanong na madali ba o mahirap ang pagpapatubo ng kabuti, sorry, medyo mabagal ko yung aking connection, naririnig mo mamaka. Okay, opo, loud and clear. Yes. Okay, so meron po tayong meron po tayong mga training na ginagawa sa Mushroom Center, no? Kailangan meron po tayong formal training para talaga matutunan yung pagkakabuti. So kung ang tanong, okay lang ba siya sa backyard? Okay po, okay na okay po. Actually, pwede po nating patubuin ito sa maliit lang na espasyo, no? Kahit nga po sa ano lang, no? Kung talagang yung gusto mo lang ma-experience ba, pwede siya sa lababo, pwede po siya sa medyo humid na lugar po sa ating bahay. So pwede rin po siya sa bakuran lang, protektado rin po siya, na meron po kasi tayong mga factors na kinoconsider sa pagpapatubo ng kabuti. So kailangan merong tamang liwanag, meron tayong tinatawag nating aeration, yung exchange of gas. And syempre meron po tayong moisture, importante yung moisture at yung tamang pagkabasa ng substrate at the same time yung relative humidity, no? So ito yung mga at syempre yung temperature, no? Hindi po kailangan mainit na mainit. So ito pong mga factors na ito, ito yung i-discuss natin during the training na napakahalaga na matutunan natin. Hindi na, sabi ko nga po sa mga nagte-training sa atin, hindi pwedeng yung napanood lang sa YouTube kasi for instance napanood mo technology ito sa Japan. Eh, take note, malamig ang temperatura sa Japan. No? So may mga gumagawa nga po, nag-inoculate lang sa labas. Okay yan. Okay po yan sa malalamig na lugar. Pero hindi pwede ito sa
sa tropical na condition ng Pilipinas. So, yun po, marami po kasing mga, kumbaga, mapapanood, maraming mga available sa YouTube na pwede nating gamitin. Pero, ang advice ko po dyan ay dapat meron po tayong formal training para na, para maintindihan natin, no? So, talagang maintindihan, matutunan natin yung proseso ng pagkakabuti na napakahalaga para success ng pagpapatubo ng mushrooms natin. Yan, ma'am. Professor, may na-identify na ba natin dito sa ating bansa kung ilang uri ng mushroom meron ng Pilipinas? Yes. Actually, meron na po tayong ginawang review, no? Review paper or review article na ginawa po ng aking BS student, BS biology students, kung saan ginawa niya yung review on the different species ng mushroom, no? So dito po, so far, meron tayong 447 po na lahi ng kabuti na the document dito sa Pilipinas. So ito po ay yung pinagsama-samang report, publication. Ito po ay base sa na-publish na mga report on the different biodiversity assessment, macrofungal diversity assessment, no? Base po ito sa mga na-publish na work. No, hindi po kasama yung mga thesis, yung mga ganun po. Okay? So ito po ay base sa na-publish na work. So far, meron po tayong 447 species ng kabuti dito sa ating bansa. Dami rin, ha? At ang iba rito ay pwedeng makalikha ng gamot, anti-diabetic. Ito ba yun? Anti-cancer, anti-high blood. Ito yung mga inaaral niyo, Professor Dulay. Yes, ma'am. Yung ang focus ng natin, ma'am, ng project namin ay talagang nakatutok kami sa Philippine mushrooms, no? So Philippine mushrooms. So syempre ayaw na naming pag-aralan yung mga imported kasi kumbaga may nag-aaral ng iba diyan. So kailangan tayo yung mag-initiate na mag-aral patungkol sa ating mga Philippine wild mushrooms. Oh. Pero ito bang mga mushroom na to ay talagang dito sa atin o galing sa ibang bansa o meron din sa ibang bansa? Sa ngayon po yung ating mga commercially cultivated, no? Pag sinabi commercially cultivated, kung ano, yung mga kadalasan yung pong nakikita sa supermarket, mga imported po ito. So mga imported po ito like yung nilalagay natin sa samchi, yung enoki. So enoki take is galing yan sa ibang bansa, no? So hindi practical na magpatubo tayo ng mga ganitong klase kasi ang requirement po nito ay mga malalamig. I mean, malamig na panahon ang kailangan nito para mapatubo. So, yun po, kadalasan yung nakikita natin sa commercial cultivation at mga pinapatubo natin ay introduced species. No? Ibig sabihin, galing sa ibang bansa. Kaya nga po, ganun po yung kumbaga pinaka-hangarin, yung objective namin no, sa Celestial Mushroom Center ay ma-introduce naman yung ating Philippine wild mushroom. So, yun po, kami po ay, kumbaga, ini-introduce na po namin yung Lentinus tigrinus, no, sa isang klase ng kabuti. At ito po ay merong anti-diabetic activity. At sana po ay, kumbaga, makapasok na kami doon sa requirement na 50% bioactivity or anti-diabetic activity ng mushrooms na ito para, kumbaga, talagang mailabas natin yung product na ito. So, yun na. Mm-hmm. Oo, nako, sana no, kumbaga makapasa dun sa requirement na talagang ano. Pero curious lang ako, sino ba ang sumisiguro o tumitingin na itong particular na species ng mushroom na to ay pwedeng anti-cancer o anti-diabetic? Sino po yung tumitingin nito? Is it isang agency ng ating pamahalaan? Tulad po na nabanggit ko kanina, it's part of the project po. Merong, kumbaga, doon sa project po natin, sa program po natin, merong first, the project one is on the optimization, yung pag-collect ng mushroom. Second, yung identification, yung molecular identification, tama ba yung identification nito? And third, ito po yung kumbaga evaluation ng mga functional activity. No? Meron po kaming grupo na mga researcher dito sa Central Luzon State University na pinangungunahan po ni Dr. Cesar Ortinero
So siya po yung in charge sa Project 3 kung saan nakatutok naman dun sa elucidation o dun sa kumbaga pag-screen ng mga anti-diabetic, anti-hypertensive, anti-inflammatory activity ng mga mushrooms na ito. So yun po. At yung number 4, Project 4 po ay naka-focus naman po sa product development, no? So yung kumbaga may na-develop na product, ma'am, ipapasok ulit siya sa Project 3 para i-assess, tignan kung meron talaga siyang after siyang ma-process, meron pa rin ba siyang anti-diabetic activity. So yun po. Ito po ay grupo ng mga researcher sa Central Luzon State University. Actually, this is a 2 plus lunas program po ng funded po ng PCHRD UST po. Naku, mukhang mahaba panlakbayin yan, no, Professor Dulay? Kasi nasa anong stage pa lang kayo, eh, di ba? So, ang tanong na lang dito ay challenges na, ano, kasi syempre gusto mo na itong mga species na to na available at dito natatagpuan sa ating bansa ay talagang magamit natin for a certain ano para maging cure, no, panggamot sa mga sakit na talagang pumapatay din ng marami nating mga kababayan. Pero ano yung challenges naman sa grupo ninyo para ma-achieve ninyo, at kung meron kayong nais na panawagan later on. Siguro yun muna ang challenges tayo, Professor Dulay. Yeah, so of course ramdam naman po natin yung support ng government. So nagbigay naman po ang PCHRD ng pondo para dito sa ating project na ito. Ang pinaka-challenge na nakikita ko lang po ay yung kumbaga ay kapag meron na po tayong nagawa, no? So sino yung mag-a-adapt ng technology na ito? So ito po yung pinaka challenging na part. Pero kumbaga sa paggawa or sa pag-develop ng ating mga mushroom-based food products, no? So kumbaga meron naman po tayong mga eksperto pagdating sa mga development or pag-develop ng mga mushroom-based food products na ito. And syempre kailangan po natin ng mga adopter ng technology, no, ng product na ito, no? So doon po kami kumbaga medyo challenging na part. And of course, gusto po pa po namin dagdagan yung expertise tulad po ng kunyari sa marketing, no, yung marketing study, market study ng mga mushroom-based food products po na ito, yung kumbaga yung mga feasibility study, among other requirement po para doon sa pre-commercialization ng product na ito. And siyempre, kailangan po talaga natin ng kumbaga eksperto patungkol dito sa mga pag-aaral na ito. Oo, parang ano lang din yan eh, yung sa Lagundi, di ba? Tagal din na pinag-aralan hanggang nakita yung galing na, tama ba ako? Pwede ba natin ikategorya, Professor Dulay? Alam ko hindi ito yung ano, pero di ba yung sa kwento rin ng Lagundi, parang ang tagal din ang proseso na ginawa, the same dito sa ano, kasi it's also part of the Tuklas Lunas eh. Am I right? Yung Lagundi. And tama bang masasabi ba natin na pwede nating angkinin na itong Vitex ni Gundo ay talagang dito lang sa ating bansa merong ganitong klase? Kasi I understand na sinasabi nila na merong ibang klase ng Lagundi sa ibang bansa, pero iba yung ginagamot nila o iba yung epekto sa katawan, di ba? Pero pagdating dito sa Pilipinas, ang Lagundi Vitex ni Gundo natin ay talagang saktong-sakto para sa lungs or COVID-related, ano, di ba? Yung mga ganung bagay ba, Professor Dulay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So ganun, kumbaga yun po, kumbaga nagkaano lang po sila is on the kumbaga what's this supplement, no, herbal supplement. Yeah, herbal supplement. Sa amin po kami kasi po sa amin is on the food, functional food track po yung aming pupuntahan. Pero pero parehas po na Tuklas Lunas po yung project, no? So and aside from that po, parang kumbaga aside from the functional food po, nakikita rin po natin na pwede siya si mushroom na as herbal supplement. Oo, parang katulad nung isang kilala na ano, 'di ba, galing sa ibang bansa yo, pero
kilalang-kilala, nag-networking yun eh. Ganoderma, yes ma'am. Yung ganoderma ba yun, di ba? Oo. So parang ganun din to. Pero ngayon ma'am, hindi na po kami magpo-focus sa ganoderma. Pero sinisigurado namin, marami rin po tayong ganoderma sa Pilipinas. Kasi ang claim po ng mga gumagawa ng DXN, I mean, yung mga ganitong product, sila lang po may ganoderma. So, with this project ng Tuklas Lunas, nakita natin na ang dami po rin na ganoderma sa Pilipinas. So, na talagang hindi nila pwedeng i-claim na sila lang ang merong ganoderma. So meron din po tayong ganoderma sa Pilipinas. Wow. And syempre, since kumbaga ay lumutang na yung ganoderma sa kanila, no? So hindi na po kami magpo-focus sa ganoderma. So, sa ibang klase na ng mushroom. Oo na naman. Bakit ba? Yes, oo na naman. Pero may tanong lang po dito, no? Sabi niya, can we extract oil from mushrooms? Alam nyo na madaming produkto gaya ng coconut oil na hinahanapan talaga ng mga iba't ibang gamit like seasoning, vinegar, etc. Professor Dulay. So kung titingnan natin kung ang oil content, no, so or fat content ng mushroom, masyado pong mababa ang fat content. At ito nga po yung pinag-aralan ko sa aking fellowship sa US na tinignan ko yung kumbaga functional lipids, yung fat content ng mushroom at napakababa. So kung talagang kumbaga ay mass production ng lipid or mass production ng fat, hindi po practical na iano natin yung mushroom kasi kadalasan ng composition at pinakamaraming composition ng mushrooms ay carbohydrates at saka protein. So ito yung tingnan natin. Kunyari sa protein, napakataas ng glutamic acid. No, I'm sorry, medyo nagkakamama. Glutamic acid content. No, so ano ba itong glutamic acid content? Ito po ay isang klase ng amino acid kung saan ito ay, kumbaga, ito yung nagsasabi na, okay, may umami taste siya. Yung pampalasa ba? Ah, kaya pala yung mushroom masarap na kapag hinalo mo ang mushroom sa isang pagkain, ay nagiging malasa siya. Bakit? It's because of the high glutamic acid content. No, so dito tayo magdwell na tipo bang ano ba yung mataas na composition niya, and with that ito yung tutukan natin. Ano ba yung pwede nating i-develop na product? Kaya nga po may mga mushroom growers, mushroom entrepreneur na rin na nagde-develop ng mga flavor enhancer, yung para siyang tak-tak-tak Ajinomoto, ipapowder lang nila yung mushrooms, then flavor enhancer na po siya. Yun. Okay. Professor Dulay, gusto ko lang malaman, ano itong age index at ikaw ay sa edad na 18 ay naging Google Scholar ka? Can you explain to us? Kasi syempre nakakatuwa na ang isang Pilipino ay awarded as one of the outstanding faculty by PRAISE in CLSU. No, because of your exemplary performance and outstanding contributions dito sa advancement ng science and discovery ng new knowledge natin, no. Pwede bang explain mo sa amin tong H index? Yes, Professor Dulay. Yun. So yan ma'am, hindi po 18 yung edad ko ma'am ha, kasi nabanggit. So yung H index ay 18, ma'am. Sa kasalukuyan ay 18 po yung aking H index. So ano ba yung H index? Yung Hirst index, ma'am. H is Hirst index. So pag sinabing Hirst index, ito po yung kumbaga sukatan ng impact mo sa scientific community worldwide. So ibig kong sabihin, yung mga pinapublish mong, hello ma'am? Hello? Go ahead. Loud and clear. Hello? Yes, ma'am. So, ibig sabihin po, yung mga pinapublish nating mga paper, nasa site po ito ng may ibang scientist. So, pag na-site yan, kapag na-site po, ibig sabihin po ng na-site, nagamit yung information, nagamit yung findings mo, at kumbaga, nabanggit nila doon sa publication din nila, doon sa work din nila. So, ibig kong sabihin, ito po yung kumbaga, natatrack ngayon yung citation. So kapag na-track yung citation, ito po tumataas yung tinatawag nating H index. So I can say na this H index is actually an impact, no? Your impact in the scientific community.
Kasi nga po, it's based on your citation. So, mm-hmm. ibig sabihin, kung nasa site ka, this is your impact in the scientific community. Oh. Ano ang pinakamataas na ano, na kasi 18 yung nakuha mo, ano bang may pinakamataas ba? Yes, ma'am. Patas na kapag nagdadagdag po ng nagdadagdag, ma'am, yan. So, yung mga scientists din po, researcher, professors sa ibang university, may mga age index din po sila. Kumbaga, lalo na po sa LaSalle, UP, UST, Ateneo, medyo matataas na po yung mga, kumbaga, age index ng mga professor natin din. Oh, naku. Pero pa man, at least, kumbaga, isang achievement na rin yan, di ba, Professor Dulay? Pero gusto ko lang din bigyan ng, siguro, payo mo sa ating mga kabataan. Kasi, magandang dumami ang mga katulad mo, Professor Dulay, na you go into biological sciences or kung anumang field yan sa, sa science, di ba? Anong may papayo mo sa ating mga kabataan ngayon, lalo na yung mga papasok ng kolehiyo? Yeah. So, ang may share ko, ma'am, yan, kailangan may dream sila. So, meron silang dapat pangarap. So, syempre, itong pangarap na ito, ito yung mag-guide sa'yo patungo sa success na kumbaga, patungo sa success, no? So, syempre, kapag may pangarap ka, ito yung kumbaga ay magsisilbing gabay mo, no? So, unti-unti, one step at a time, nakakamit mo, tapos pagising mo, kinabukasan, ito na, nandito ka na pala. And of course, kailangan hard work, no? Syempre, hindi lang pwedeng pangarap lang. So, kailangan i-implement mo. Ano ba ang pwede mong gawin? Ano ang pwedeng gawin natin? Para kumbaga matupad yung pangarap. So, hard work, yung patience. So, importante po ito na kumbaga ay character. And of course, lagi ko pong sinasabi sa mga nagtatanong, ano ba yung pwedeng mo advice? Kailangan po natin ng mentor. No? Importante po yung mentorship or mentoring na tinatawag natin. So, importante na makinig tayo sa ating mga mentors. At syempre, sila yung kumbaga napagdaanan na nila yan. So, tayo papunta pa lang, sila napagdaanan na. So, we have to listen, no? And be mentored by your mentor, no? So, yun po yung lagi ko ina-advise sa ating mga young moms. Okay, sa huling bahagi ng ating palatuntunan ay itatanong ko sa iyo mamaya, no? Ang kung ano yung panawagan mo sa pamahalaan, lalo na sa ating mga mambabatas, kung may nakikita kang siguro dapat na tulungan ang iyong ahensya, o sabihin natin na may mga batas na dapat makita nila, ito kailangan ng science community to. Sa ating pagbabalik, iyan ang iyong sasagutin, Professor Dulay. Let's pause for a while para sa ating mga tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Okay, magandang hapon po at tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan tuklasin natin. Dito pa rin, live na live sa ating Katpunan Channel. At ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz. Kasama pa rin ang isang associate professor ng Department of Biological Sciences ng College of Science ng Central Luzon State University. Napakaganda po ng usapan natin tungkol dito sa mushroom. At marami ako natutunan, and I'm sure ang ating mga kababayan na nanonood ngayon ay may natutunan din tungkol dito sa mushroom. At
Sabi nga niya eh, hindi pwedeng lahat ay kainin, no? Hindi basta-basta po kinakain, kinakailangan yung mga cultured mushroom lang pwedeng kainin. At sana magtagumpay kayo dito sa sinasaliksik ninyo, no, tungkol dito sa iba't ibang uri ng mushroom sa ating bansa. Anyway, sa huling bahagi ng ating palatuntunan, Professor Dulay, gusto ko lang malaman kung may kaharap kang mga tinatawag natin na mga opisyal ng pamahalaan ngayon. Not only in DOST in particular, let's say DBM or Department of Finance or Malacanang or at saka itong ating mga legislators, no? Kasi syempre ikaw ay nasa science community. Ramdam mo bilang isang professor, no? Lalo na sa mga universidad na katulad ninyo, state universities. Kung ano yung mga pangangailangan nyo, let's say the CHED, 'di ba? Baka meron kang nais na ibahagi sa amin o nasa iyo ang pagkakataon, Professor Dulay. Yeah. Maraming salamat, ma'am. Actually, ang nakikita ko po dito, kumbaga, kasi ang mushroom po ay hindi pa po priority crop. Hindi pa po siya considered priority crop ng ating bansa. So, kumbaga, hindi pa siya kinoconsider na, kumbaga, hindi pa siya priority crop ng ating Department of Agriculture. So, kung nagsasubmit po kasi kami ng mga project sa Picard, kumbaga, sa Picard po, DOST Picard, hindi pa siya, kumbaga, hindi welcome ang mushroom, no? I'm sorry, pero naano po natin to na parang sinabi nila na hindi po priority. Syempre, bawat year po sa base sa pagkakaintindi po, no, per year mayroon silang yung commodity, no, priority commodity or priority crop na tinatawag. So, sana ang hiling ko ay kumbaga ma-consider din si mushrooms as priority crop ng ating bansa, no, at mabigyan ng mga kumbaga project patungkol sa mushroom. And hinihiling ko rin po na magkaroon tayo ng kumbaga national center. so masyado po akong mataas ang aking pangarap, no. Magkaroon po tayo ng national center for mushroom research or kahit regional center lang po for mushroom research, no. Napaka-importante po nito na ito po kumbaga dito pupunta yung ating mga mushroom growers, mushroom farmers, and even ating mga mushroom researchers and scientists for this focus, no. Kailangan kasi meron tayong talagang agency or meron tayong center na nakatutok talaga doon sa mushroom research ng ating bansa, lalo na kapag nakita natin, napatunayan natin yung mga potentials ng mushrooms tulad po sa health at saka sa pagkain, I mean as a food and as a medicine. So yun po, maraming salamat. Parang nabitin ako doon sa panawagan mo. Yes, gusto mo magkaroon ng National Center for Mushroom, 'di ba? At regional, kung hindi man pwede yung national, at least regional man lang. De, pero talaga kahit naman anong klaseng crop, 'di ba? 'Di ba? Dapat lang na merong parang sentro talaga. Parang doon lahat ang mga researchers natin, mga scientists natin, at iba pang uri ng field para kumbaga mas linangin pa. Diba? Kasi meron talaga dapat parang meron kang isang lugar talaga na hindi patsipatse, hindi watak-watak yung mga pagsasaliksik. Kasi para una, mas nakakatipid at saka kumbaga parang nandun yung collaboration, collection of not just ideas, kundi yung mga studies, clinical diba? Mga ganon, diba, Dr. Dulay? Importante kasi yun at kinakailangan, kaya nga ako, sabi ko nga inaantay ko na manawagan doon sa mga yung mga mambabatas natin na, dagdagan niya naman ang pondo namin pagdating sa research. Diba? Kasi kailangan mas mapapimap naman yun, may support naman talaga sila, lalo na ang PCHRD. So, ayan po ang PCHRD at nagpapasalamat po ako sa PCHRD UST dahil kumbaga ay binigyan kami ng program patungkol sa mushroom. So, dito po nagsimula talaga yung research natin na talagang intensive na mushroom research
It's because of the PCHR dito plus Divas. Mm-hmm. Pero siguro magandang may nagtatanong lang sa atin kung isa lang daw bang ano, isa lang daw ba ang mushroom sa Tuklas Lunas project ng PCHRD? Yes, ma'am. So, kami lang po sa Central Luzon State University ang naka-focus doon sa Tuklas Lunas na mushroom ang focus po. So kadalasan po ay plants and animals. Yes po. So okay, alam mo may nagpapahabol dito, di ko alam kung seryoso talaga siya na. Sabi niya, ano ba 'yon? Itanong ko raw yung ano, Super Mario Brothers mushroom. Meron bang ganon? Ako hindi ko alam eh. Kasi meron nang ano. Actually ma'am, marami pong ano. Ha? Go ahead. Professor. Marami na po kasi ma'am na kumbaga marami na po tayo yung mga lumalabas ngayon na mga mushroom farm, mushroom center, mushroom grower or entrepreneur, no? So ang dami po nilang mga na-develop na mga pangalan. Ayun, Super Mario, I think isang ano po yan, isang mushroom farm. So iba-iba po. So nakakatuwa dahil na ano po nila yung mga ganitong mga mushroom name, no, na company or kung ano man siya, spawn center man siya or whatever. So yan ma'am, marami. Aguilar Mushroom Health, Healthy Mushroom, ano, mga ganon. Aguilar Healthy Mushrooms, Aguilar Organic Mushroom Farm, like that. Alam mo, meron daw kasi isang pelikula ngayon, Hollywood film, at naging hit na video game ang Super Mario Brothers. Sabi niya, ano pong klaseng mushroom daw yung ginagamit ni Super Mario? Bakit lumalaki at lumalakas siya? Nagpapatawa lang to. Pero promotion din yan, ha? Professor Dulay. Akala ko po name po ng company. Anyway, Professor Dulay, maraming salamat. At hindi, sana po hindi ito ang una at huli na makakapanayam kita dito sa aming palatuntunan ng tuklasin natin. Kung meron po kayong update o nais nyo pong ipaalam sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga interesado, at hopefully magkaroon ng adapter agad kung makapasa kayo doon sa requirement, di ba? Di at least meron kagad, ay ito, maganda itong negosyo, di ba? Sabi mo nga, may panawagan ka kanina, kailangan mo ng ano, yung magagaling na mga ano natin, researchers, lalo na sa pag-market ng mushroom, di ba? Professor Dulay. Okay, thank you sa inyo at hanggang sa muli, Professor Dulay, maraming salamat sa iyo. Okay, maraming salamat din, ma'am. Okay, mga kababayan, na panood po ninyo si Professor Rich Dulay, no? At pinag-usapan nga po namin ang tungkol dito sa mushroom. Nakita po natin kung gaano po ka halaga, no, ang pagsasaliksik na ginagawa ni Professor Dulay dito sa mula sa Central Luzon State University. At sana po ay magtagumpay siya, no, dito sa kanyang pagsasaliksik. At pag nangyari po kasi to, this is actually breakthrough na naman, dagdag na naman to, at sana may mga adapters yung panawagan niya kanina, no, kung sakaling ito ay makalagpas dun sa mga requirements at kailangan talaga na tinatawag nating yung kinakailangan may mag-adapt ka agad ng technology. Kasi sayang naman, kasi I heard na ang daming mga natuklasan pero adaptor ng technology ang problema ng PCHRD, ng DOST actually as a whole. So sana po, kung sino man po yung may mga pondo dyan na pwede pong tumulong sa ating mga researchers sa mga state universities katulad ng CLSU, tulungan po natin sila. At sa mga kabataan natin, gayahin natin ang katulad ni Professor Dulay, di ba? Para ano, be proud to be a Filipino. Be proud
na paramihin ang ating mga scientists, researchers dito sa ating bansa. Maraming maraming salamat po at isa na naman pong oras na palatuntunan ang inyong napakinggan. Sana po ay marami po kayong natutunan at napakabilis ng oras, isang oras na naman ang nakalipas. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy namin tutuklasin ang mga dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasanlibutan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan. Nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Uli na naman po magpipilid ang aming palatuntunang tuklasin natin na huwag magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagal ang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan ng hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng Pangunuan ng Katipunan Channel, manakaagapay na technical staff na si Ver Archibido at syempre sa ating mahusay na panauhin. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami ngayon sa loob ng isang oras dito pa rin sa tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin.